Masaysay ang araw po. It's showtime! 17 years ago, August 10, 1898, isinilang sa Gumaca, ngayon ay Quezon, si Lorenzo M. Tanyada. Huh? Who's that? Pokemon! Siya ang tinaguri ang Grand Old Man of Philippine Politics. Sa murang edad, itinuro na sa kanya ng kanyang ina na ang takot sa may kapal ang siyang pinagmumulan ng karunungan. Ito raw ang naging gabay niya sa kanyang buhay. Nakitaan na ng aktivismo si Katani, elementarya pa lamang siya, nang sumama siya sa protesta laban sa isang Amerikanong prinsipal sa Atimonan na inutos na pumasok pa rin ang mga estudyante sa tuwing Sabado at Linggo upang gumawa ng palaruan ng mga bata. Hindi raw sila makauwi sa kanilang mga magulang. Nagtagumpay naman sila. Nung high school siya sa De La Salle College sa Taft Avenue, napabilang siya sa baseball at soccer football teams. Napansin niya rin na karamihan sa mga upperclassmen ay mga dayuhan at mga mestizo, kaya tinawag niya ang dalawa pang kayong maging kaeskwela at nagbuo ng All Filipino Trio. At doon daw na obsesyon niya sa nasyonalismo. Sa UP, nag-aral ng abugas siya at naging ROTC major, bida sa teatro at national football team goalkeeper. Nagmasterado sa batas sa Harvard at doktorado ng batas sa UST. Lumaban nung digmaan at tinanganan ang iba't ibang posisyon sa hudikatura. Assistant Fiscal of Manila noong 1929, Judge of the Court of First Instance of Manila noong 1945. At matapos lamang ang tatlong buwan, itinalaga ni Pangulong Sergio Osmeña na Solicitor General at concurrently Chief of the Office of Special Prosecutors. Ginamit ang kanyang opisina upang sikapin na labanan ang mga naging kolaborator at mga tiwali sa pamahalaan. Noong 1947, nanguna sa mga nanalong senador at magsisilbi sa Senado ng 24 na taon ang pinakamahabang naupong senador, testamento ng tiwala sa kanya ng mga tao. Nagpakilala siya ng 106 na mga batas na pawang nagtataguyod ng kalayaang sibil at interes ng bayan. Bagamat ayon kay Francisco Chonil Jose, pambansang alagad ng sining sa literatura, may kontradiksyon sa kasaysayan ni Tanyada bilang nasyonalista. Lorenzo Tanyada opposed agrarian reform, the single most important factor that would have lifted the peasant from poverty. Tanyada was merely anti-American. Hindi man perpekto, naalala ng bayan ng isang hubad na lalaki na nakikisama sa protesta ng mga Kalinga laban sa Chico Dam. Ang isang mamang ubod ng tanda sa harapan ng mga tangke ng tubig bilang protesta sa diktadura at nabomba ng mga ito. Ang nakatatandang sumama sa pakikibakan ng kabataan at naging founding chairperson ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Nang aktivistang nagtatag ng Anti-Basis Coalition at lumaban sa pagpapatayo ng plantang nuklear. At ang may sakit ng taka-wheelchair na pinararang pagitan ng pagtayo ng Senado ng Pilipinas noong September 16, 1991, nang ibasura nila ang pagpapahaba ng pagtigil ng mga base militar sa Pilipinas. Pinilit tumayo ng matanda at sinabing, "Mabuhay." Matapos ang ilang buwan, May 28, 1992, namatay si Katani sa edad na 93. Ako po si Shao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shouter.